sa sinasabing nakaw na yaman. Sabi ko sa inyo, tama yung sinabi po ni Imelda. So, paubos na mga kababayan yung mga cases na mga Marcoses. Lahat sumusyot mga kababayan sa basurahan kasi sa totoo lang po, gawa-gawa lang po ng mga dilawan. Pinersecute talaga yung mga Marcoses. Panalo na naman mga kababayan sa kaso, ill-gotten wealth case, yung pamilya Marcos. Diyan na niya Mr. Maravillas, patay na naman yung ustisya. Patay na naman yung ustisya ng mga dilawan. Yan po, mga kababayan, yung balita sa Manila Times. High Court affirms dismissal of ill-gotten wealth case versus the Marcoses. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung complete story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nag-aana pala po ng malinis at spacious fitness gym, punta lang po kayo dito sa aming Colossal Fitness Gym. Yan po mga kababayan. We also offer grab car rental with our brand new 2023 Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa third floor ng Security Banca Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, contact lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Ang number niya 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So ito yung balita ngayon mga kababayan sa Manila Times. High Court affirms dismissal of ill-gotten wealth case versus Marcoses. Ito po yung yung kaso na-decisionan na yung noong 2012 ng Sandigan Bayan. Ayan po, na nagpapawalang saysay, dismissing the ill-gotten wealth o nagbabasura sa kasong ill-gotten po na final ng Philippine government sa pamamagitan po ng Presidential Commission on Good Government siyempre or PCGG laban sa mga Marcoses. Yung dati lang po. So sabi dyan, the High Court's decision resolved the consolidated cases which originated from the complaint for recovery and reconveyance of ill-gotten wealth na final po ng PCGG sa Sandigan Bayan. So sabi po rito ng Supreme Court, the recovery of ill-gotten wealth with its laudable purpose initiated as it is not only out of consideration of simple justice but also out of sheer necessity places a heavy responsibility on the Republic and poses a demanding task for the Sandigan Bayan in this court. The Supreme Court said in its decision promulgated noong October 3 but only made public ngayon lang pong araw na to, Tuesday. Ayan po, mga kababayan, ang katibayan. Sigurado niya Mr. Maravillas, masamang masama na naman ang loob ng mga dilawan. Sinabi niyo pa, at siyempre, masayang masaya yung pamilya Marcos nito. So sabi rito po, as the party seeking the recovery,
The Republic has the burden of establishing its claim through admissible and relevant evidence. Anya, as vanguards of justice, the Sandigan Bayan, and ultimately this court, have the obligation not only to meticulously analyze and weigh all the pieces of evidence, separating the unsubstantiated from those proved, discarding the irrelevant and admissible, but also to ensure that issues already passed upon are not litigated anew. Dagdag pa mga kababayan ng Supreme Court sa kanilang desisyon. So named as respondents in the consolidated cases were former First Lady Imelda Marcos and her children, Senator Amy Marcos, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., at saka si Irene Marcos Araneta. Yan mga kababayan, pinaka-latest na desisyon ng Supreme Court sa kaso ng mga Marcoses sa sinasabing nakaw na yaman. Because sa inyo, tama yung sinabi po ni Imelda. So, paubos na mga kababayan yung mga cases ng mga Marcoses. Lahat sumusyot mga kababayan sa basurahan kasi sa totoo lang po, gawa-gawa lang po ng mga dilawan. Pinersecute talaga yung mga Marcoses. Nainggit kasi po, gusto nila sila din yung mag-rule dito sa ating bansa. So sabi dito, the PCGG filed a complaint before the Sandigan Bayan in 1987 against Marcos Sr., Imelda Marcos, Lucio Tan, Don Ferry, and 22 others for alleged ill-gotten wealth. Ang tagal na po nito. In 2012, the Sandigan Bayan dismissed the complaint, saying the prosecution failed to prove that the assets and properties were ill-gotten. So, hindi po nila napapatunayan talaga na yung mga properties na sinabi nila nakaw na yaman ay talagang ninakaw ng pamilya Marcos. Kasabwat yung mga tinatawag na yung mga close friends niya, maitawag dyan noon. I-type na lang po ninyo. Nakalimutan ko yung tawag sa mga close friends ng pamilya Marcos noon. Cronies. Pag sinabi kang crony, close friend man lang po ang ibig sabihin noon. Pero dahil sa, you know, nadikit sa pamilya Marcos na nilabel ng mga dilawan bilang mga magnanakaw sa gobyerno, ang salitang crony, sumama. Di ba? Pag sinabing crony, kasama ka sa nagnakaw sa kaba ng gobyerno. Pero this time, nakikita po ninyo, sunod-sunod na napapawalang ano, napapawalang sala, binabasura po finally ng Supreme Court yung mga kaso laban sa pamilya Marcos. So, patunay po na wala man pong ill-gotten, pero may wealth po, siyempre, yung mga Marcoses. Mayaman sila. Pero, hindi ill-gotten. Pero, anya, Mr. Maravillas, kumbinsido kang nakatago. Siyempre, itatago. Alangan man. Ha? Yung yaman mo, ipakita mo. Nakatago na nga po. Kinalkal pa. di ba? Nakatago na, pinag-interesan pa ng mga ganib. Lalo pa kung i-display mo yung yaman, pag-iinitan ka lalo ng mga inggitirong dilawan. Ayan man lang po mga kababayan, yung ating short video ngayon. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.